naka-pearl. Para siyang sago. Ayun o. Guys, ayun o. Yuh. Kain tayo. Hello everyone! I'm Nerie and welcome to Nerie's Kitchenette Vlogs. And for today's video, pag-uusapan natin ang paborito at miss na miss ng prutas ng mga batang 80s at 90s. Kung anong prutas to, continue watching at kung bago ka pa lang sa video natin, subscribe ka na at hit the bell icon para lagi kang notified sa mga bago kong i-upload na videos. Let's roll the video! Sa mga batang millennials, ready ka na bang makilala ang paboritong prutas ng mga batang 80s at 90s? Eto na, hawakan na natin at magbigay pugay tayo sa paboritong prutas ng mga batang 80s at 90s. Hawakan na at eto na nga, nasa kamay na natin. At eto po ang itsura. Eh, hindi po yan kalamansi. Mukha lang siyang kalamansi. Hindi siya maasim. At mamaya, titikman po natin para maalala natin kung ano ang lasa ng prutas na hawak. At guys, ito na nga ang paboritong prutas ng mga batang 80s at 90s. Ito ang prutas na buli. Ayan. So, hindi ito yung mga naririnig mo ngayong uso sa panahon ng millennials, ha? Yung buli. Hindi yun. Ito, prutas talaga siya. Kinakain natin to. Kung paano siya kainin, ayan, tuturuan ko kayo. At guys, bigyan ko lang kayo ng overview dito. Sobrang hirap na kasing maghanap ng buli sa panahon ngayong 2020. Kasi nga, ang puno ng buli, isang beses lang po yung mamumunga. Isang beses lang siya mumunga. Pag namunga na, wala. Tigok na siya, mamamatay na siya. Kaya ganun kahirap makahanap ng puno ng buli, even yung bunga. I'm so lucky kasi meron akong nakitang post na nagtitinda ng buli online. Meron ako. This is my chance na bumili ng buli online. At eto nga, yung video clips na talagang pinuntahan ko pa sa bahay nila para kuhanin ang aking order na buli. Ayan, watch the video. So guys, we're back. Nakakatawa kasi mali pala yung pinuntahan natin kanina. Parehas kasi silang genie. So dito pala ang genie sa kabila. Ay, eto na ang ating order. Ayan, ang dami. Wait lang. 1,000 pesos. Joke lang. Ayan si ate. Hi. Wala pa suklay. Parehas tayo. Yan. Salamat sa 1,000 pesos. Thank you. Bye. Bye. Ayan. Pwede bang makita yung madaming ano? Oo, buli? Ayan. Pasok tayo. Tingnan natin. Wow. Ayan. Daming order ni ate. Grabe. Lahat yan, te. Mayroon ang may-ari. Ah, hindi pa naman. Wow. Meron pa. So, niready na daw ni ate. Hindi sa bahay na po. Ah, kayo. Grabe, so. Grabe. Ang dami, oh. Talaga, iba talaga ngayon, no? Talagang online-online na. Kasi, guys. Kung paano kainin ang buli fruit, eto na! Siyempre, kailangan muna natin mag-sanitize gamit ang ating alcohol. Alcohol din tayo pag may time. And, yeah. Para iwas tayo sa mga germs and viruses. Ayan. Hangin na lang natin ng konti. And, ano kainin ang buli fruit? Ang kailangan mo lang ay kumuha ka ng iyong magic kutsilyo. At aking kutsilyo, huwag kayong mga buli. Ayan, kung nakikita nyo, sobrang tanda na. Yes, mga 2015 ko pa to gamit. Ayan. Kahit may iba akong kutsilyo, pero I don't know kasi love ko to. Love ko to, kutsilyo na to. Ayan, kung saan ko siya nabili, sa palengke. Sa palengke ko lang to nabili at sobrang mura.
nasa 20 pesos ko lang siya nabili. Pero kung quality ang pag-uusapan, never pa tong nakatikim ng hasa, yung hinahasa para tumulis, tumalas, never pa siyang nakatikim ng ganun. At ginagamit ko lang to kapag halimbawa sa mga prutas. Although meron pa akong ibang mga kuchilyo, pero I don't know bakit gusto ko siya. Siguro yung handle kasi wood. Kaya ko siya bet na bet, 'di ba? Pag nag-grip ka, ramdam mo may kahoy. Ayun. And ready na tayong magbukas ng ating buli fruit. Habang nagbubukas tayo, magkwentuhan muna tayo tungkol sa buli fruit. Ayan, so ingat lang po sa pagbubukas. Ngayon, kung paano ito buksan, eto lang. Para kang nagbubukas din ng kalamansi. Ayan, so ingat. Ayan, so ayan ang itsura. So, kailangan talaga nasa gitna. And ayan. Ingat dahan-dahan lang. Yun. Ayan. So, hati na natin. Pero kung gusto mo may chopping board, wala namang problema para iwas tayo sa, alam mo yung pagkasugat ng ating mga kamay. And, hahatiin lang natin siya sa gitna. Wow. Eto na. Mga guys, ang laman ng buli fruit. Wow. Yan. Nahulog pa. Ayan na. Sayang pa yun. Ayan. So, para siyang maliit na coconut. Okay. Para siyang maliit na coconut. And, para makuha mo siya, syempre hindi ka siya sa ano to eh, sa kutsara or sa kutsarita. Ang gagamitin mo pa rin pantusok, yung kutsilyo. Kaya yan, nagagawin natin. So, ikot-ikot lang. Yun. Ayan. Ayan ang ating buli fruit na bunga. Ayan. And, habang ginagawa natin to, kasi gagawa rin tayo ng mga luto na gamit ang buli fruit, gawin natin siyang sweet later on. Minatamis na buli. Ayan. Ngayon, kung ano yung lasa, tikman natin. Wow, nakakamiss! Nakakamiss. Ayun, para kayong kumakain ng ano, ng sago. Ayun, yun yung lasa. Hindi siya matamis. Sakto lang yung sweetness ng ano, ng buli fruit. And, magandang kainin to kapag halimbawa, nanonood ka ng TV. Nakapo ka lang dyan, tapos, kunyan, nguya-nguya ka. Healthy pa. Yan, tsatsagain mo lang talaga. Wow, nakakamiss. Itong ito yung lasa ng mga natikman ko dati. Nakaka-addict siya. Nakaka-addict kainin. Kasi ngunguya ka. Tapos ang liit. Tapos ang liit lang. Ayan o. Oh, ganyan lang siya kaliit. Ganyan lang siya kaliit. Tapos talagang, anapin mo. Ayan. Yung iba maligas na. Tanda na. Parang kang kumakain ng sago. Ayan guys. Oh, laki nito. Ayan o. Yan. Diba? Ayaw ko lang kumakain ng chewing gum. Chuchu. Ayan yung mga buli fruit. Ano to eh? Ito yung puno ng banig. Sabi nila banig.
Yan yung mataas na puno. Maabot siya ng 20 feet. As in, sobrang taas ng puno na to. May kambal pa. Sabi nila kapag kambal daw yung prutas, ang anak mo magiging kambal din. Naalala mo yung mga batang 80s and 90s? Mga kasabihan nun. Kaya yung mga batang 80s and 90s sa babae, takot kumain ng mga kambal yung magkakadikit na prutas. Pamahiin. Ay! Hello guys, we're back at talagang tagatak ang pawis natin. Kitang-kita nyo naman, diba, sa screen natin, pero still. And yung mga kamay natin, yan o, madumi na dahil nga dito sa mga shells ng ating buli. Sobrang dami, ayan, sobrang dami natin. And yet, eto lang, ganito lang kadami yung mga nakuha nating, alam mo yun, buli fruit. Yan lang yung pwede dyan. And anong gagawin natin ngayon? Magluluto na tayo. So, welcome to Nerie's Kitchenette. Ang lulutuin natin for today ay minatamis na buli. Ito na ang ating mga ingredients. Ang buli. 1/2 cup of water. 1/4 cup of brown sugar. And a pinch of salt. Guys, tapos na tayong magluto. At ito na ang ating finished product. Ang minatamis na buli. Ayan guys, kung makikita nyo, para lang siyang tapioca pearl. Para siyang sago. Ayan o. Guys, ayan o. Yun. Hindi ko alam guys kung nakita nyo yung usok, pero umuusok-usok pa siya. Ayan. Diba? Wow. Tikman nga natin. Sakto lang yung ano. Sakto lang yung gamit natin sugar. Parang kumakain ng chewing gum. Magulang kakain mo. Ito.
Mmm, sap. And, yan, ang ating bulletproof, marami rin po itong healthy benefits, katulad ng vitamin A, vitamin C, may B complex, and mataas din po ito sa fiber. And, bagay na bagay ito sa mga constipated, kasi mataas ang fiber. And, hindi rin mataas ang sugar, kaya sa mga diabetic, safe na safe siyang kainin. Kahit everyday pa. And bakit naman minatamis na buli yung niluto natin dito? Actually, kahit saan mo na siya pwedeng ilagay after mo siyang minatamis. Kasi, pag minatamis mo na siya, pwede mo na siyang ihalo sa ano? Sa halo-halo, sa mais con yelo, pwede mo na siyang ihalo sa saging con banana, ayan, sa mga kakanin, pwede na sa salad, pwede mo na rin siyang ihalo, even dun sa ano, binignit ba tawag dun sa mga Bisaya? Okay, yung may malagkit tas may mga balls, kasi sa amin, dito sa Katagalugan talaga eh, no? Ang tawag sa amin, bilo-bilo, pero sa probinsya, ang tawag dun, binignit. Instead na ang gagamitin mga sago, ayan, eto na lang, natural pa. Sarap! And, tawag dito, sa mga mahilig, sa mga shake, sa mga nauuso ngayon, diba, na mga shake-shake, diba, yung mga ginagamit doon na mga pearl, pwede mong itong gamitin, ayan, ang ating buli fruit. Ayan. Sarap. Ayan, ang maganda. Healthy pa. Diba? Guys, tara, kain tayo. And see you on another episode of Nerie's Kitchenette Vlogs. Bye-bye! Ubusin lang natin ito. Mmm. Naman.